Day off ko ngayon, kaya mag-hike ako. Actually, dati ko pang plan to. Kaso nga, sobrang busy noong December, kaya January na ako nakapag-hike. Matagal ko na talagang pinangarap makapunta sa Mount Pulag. So, ito na. This is it, pansit. Makikita ko na rin si Mount Pulag. Medyo mahaba-habang biyahe talaga to. Imagine, gabi na kami nag-start mag-travel at nakarating na kami ng umaga. So, ganun siya kahaba. By the way, pag pumunta ka palang Mount Pulag, huwag kakalimutan magdala ng mga panglamig na damit dahil sobrang lamig talaga doon, lalo na kung nasa summit ka na. By the way, isa sa mga requirements para umakyat sa Mount Pulag ay dapat meron kang medical certificate na pwede naman kunin dito. Sa pagkakaalala ko, na sa 150 pesos lang siya. At ayun nga, bago ka umakyat, kailangan mo na mag-attend ka ng seminar dito sa DENR. Dahil ituturo sa'yo kung ano yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin habang nag-hike ka. Plan and prepare for your hike. Proper planning and preparation is necessary. Not just so you have an enjoyable trip. So mga Mars, pagkatapos ng training ay tumikim muna ako sa sikat na taho dito na napakasarap naman talaga at sulit. At ube flavor ang pinili ko para maiba naman. Pagkatapos ay papunta na kaming ranger station. So medyo pataas siya. At doon na kami muna pansamantalang magpapahinga bago kami mag-hike. Pansamantala, dito muna kami magpapahinga. So nakita nyo naman, may linis siya, di ba? At mura lang siya. Sa aking pagkakaalala, kung hindi ako nagkakamali, nasa 350 pero lang siya. Pero kung naki-join ka at meron kayong organizer, kasama na siya sa package. Grabe mga Mars, hindi mo na kailangan ng aircon dito. Sobrang lamig talaga ng lugar, as in. So ito na mga Mars, kakain muna kami. So ito yung kagandahan kapag nag-join ka, kasi hindi mo na iisipin yung pagkain dahil minsan yung package nila ay may kasama ng food. So 1 AM, nag-start na kaming mag-hike. At grabe mga Mars, ang lamig talaga dito, promise. At habang pataas kami ng pataas, lalo pang lumalamig. Kaya dapat lagi kang handa sa susuotin mo. Maganda ka ng makakapal na jacket. Pero ako naman, tinanggal ko muna kasi habang nag-hike, umiinit din yung katawan, so pinagpapawisan ako. Pero nang malapit na kami sa summit, ay hindi ko na kinaya. Talaga nag-jacket na ako ng makapal. So this is it, narating na namin ang summit, madilim pa. At eto, hinintay muna namin ang sunrise dahil ang sunrise ang pinakamaganda dito sa Mount Pulag. Grabe, ang ganda ng Mount Pulag mga Mars, sulit na sulit talaga ang hike. At mamaya naman, pupunta tayo sa tower kung saan mas makikita natin ng malapitan ang famous na Sea of Clouds dito sa Mount Pulag. Solo hiker lang ako, nakijoin lang ako at mostly sa mga kasama ko dito ay kasama nila ang kanilang mga boyfriend at partner. Sana all! Pero ang kagandahan naman, kapag solo joiner ka, of course, mayroon kang bagong makikilalang kaibigan. So, this is Jessica. Medyo madami-dami din yung nag-hike. At this time naman, papunta na kami sa tower. At ito naman ang makikita mong view habang nag-hike ka papuntang tower. Para siyang mga chocolate hills kung nakapunta na kayong Bohol. Parang ganun yung itsura niya. Ang ganda talaga ng bundok na to mga Mars. So grabe, sulit talaga siya. At alam niyo ba mga Mars, ang Mount Pulag ay isa sa pinakamagandang bundok dito sa Pilipinas. At pumapangatlo siya sa pinakamataas. So this is it, nandito na tayo sa tower, ang famous Sea of Clouds ng Mount Pulag. So that's it mga Mars. So at this time naman pauwi na kami at madadaanan namin ang Musi Faris ng Mount Pulag.
So that's how I spend my day off. So back to reality na naman tayo. Labas-labas din tayo mga Mars pag may time. Kailangan din natin mag-unwind.